Panginoon ay purihin. Alam niya ay dakilain. Panginoon ay purihin. Alam niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, alam niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, alam niya ay dakilain. Alam niya ay dakilain. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga diyos-diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosan ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Semos, ang karumal-dumal na diyos-diyosa ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosan ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga diyos-diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsuob doon ng kamanyang at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito.
dalawang beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit, hindi niya pinansin ang Panginoon. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo." Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, "Hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod, alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkos nakisama, at malinggawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babae at lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginoon nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya. Subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kaniyang harapan. Ang babaeng ito'y hintil, tubo sa Serofinika. Ipinamamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kaniyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta."
Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tutamang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi, iniwan na ng demonyo ang iyong anak." Umuwi ang babae at naratna niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang isang babaeng taga Serofinika. Isa po siyang Griego na nagsusumamo kay Jesus upang pagalingin ang kaniyang anak na babae habang ito ay pinahihirapan ng demonyo. Ang lumapit kay Jesus na babae ay hindi isang Hudyo. Sa makatuwid, siya ay isang Hintil. At kung siya ay Hintil, itinuturing siyang isang pagano. Noong kapanahon ni Jesus, naniniwala ang mga Hudyo na sila lamang ang maliligtas dahil sila lamang ang bukod tanging pinagpala at hinirang ng Diyos. Kaya naman para sa kanila, ang mga pagano, ang mga Hintil ay walang puwang para sa kaharian at kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga kung inyong mapapansin, hindi agad tumugon ang ating mahal na poong Jesus Nazareno nung siya'y lapitan ng babaeng ito. At mariing ipinaliwanag ni Jesus na kailangan busugin muna ang mga anak. Ibig sabihin ng mga anak na ito, tumutukoy sa bayang pinili ng Diyos. Hindi dapat kunin ng pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Pero pansinin din niyo itong mabuti. Ang babaeng Hintil na isang pagano, hindi agad sumuko sa narinig mula kay Jesus Nazareno. Ano ang ginawa niya? Imbis na panghinaan ng loob, siya ay lumuhod sa harapan ni Jesus at napakaganda nung kanyang sinabi, ang mga tutaman nagsisikain din ng mga mumong nalalaglag mula sa kanilang Panginoon. Dahil dito, lubusang humanga si Jesus Nazareno sa laki ng kanyang pananampalataya at noon din gumaling ang kanyang anak at nilisan ng masamang espiritu. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, magandang katanungan sa araw na ito. Kamusta na po ang inyong pananampalataya? Kagaya rin ba tayo
ng babae sa Ebanghelyo na hindi agad-agad sumusuko at hindi natibag ang pananalig sa ating Panginoon. Kagaya po ba tayo ng babae na tanging Diyos lamang ang kaniyang pinagtitiwalaan at inaasahan sa kaniyang buhay? Napatunayan natin sa ating Ebanghelyo na lubos na kinalugdan ni Jesus Nazareno, ang taong sa kaniya ay maniniwala at magtitiwala. Sa pamamagitan ni Jesus, ang kaligtasan ay naging bukas para sa lahat. Ito ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang kaligtasan hindi lamang sa bayang Israel. Ang kaligtasan na pa sa ating lahat. Ibig sabihin, mayaman ka man o mahirap, hintil o Hudyo, may pinag-aralan o wala, Kristiyano man o iba ang reliyon, ikaw man ay may kapangyarihan at kinukutya sa lipunan, lahat may puwang sa kaligtasang kaloob ng Diyos. Uulitin ko po, ang lahat sa atin may puwang tayo sa kaligtasang kaloob ng Diyos. Sapagkat hindi nais ng Diyos na may mga anak siyang mahuhuli, hindi niya nais na may mga anak siyang maiiwan, hangad ng Diyos, tayong lahat sama-samang makarating sa kanyang kalangitan. Kaya't pagkakaisa ang nais ng Diyos at hindi pagkakawatak-watak. Sa araw na ito, ipinapaalala sa atin sa ating Ebanghelyo na darating din ang panahon kagaya ng babaeng hintil na susubukin tayo sa ating pananampalataya. Susubukin ito hindi upang ubusin ang ating pag-asa at lakas, ngunit upang mas palakasin tayo sa ating pagkapit sa Diyos. Wala pong pananampalatayang madali. Ang tunay na pananampalataya ay kayang pagtagumpayan ang anumang hamon at pagsubok ng panahon. Ang tunay na pananampalataya hindi basta-basta sumusuko. Ang tunay na pananampalataya nangangahulugang sa Diyos lamang naniniwala at nagtitiwala. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, binuwag ni Jesus Nazareno ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hintil bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Ama na nagbubuklod sa atin. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati
dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Makapangyarihang Diyos, aming kanlungan at lakas, nais mo na kami ay magiging iisang sambayanan. Maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangangailangan ng iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay ng katawa't dugo ng iyong anak. Purihin ka nawa, O Diyos, sa rurok ng kalangitan, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag.
kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Saan ako tutungo? Saan pa maghahanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang ulat mo. Butin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko,
Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Saan ako tutungo? Saan mamaghanap? Hanggang sa dulo ng daga, walang makikitang ulat mo. Ibutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging bigaya, munti kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong mapakinabang, kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila
ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.